just levitate. Ayan, dito. Dito lang kami papunta sa ano. Napakalayo ng aming pupunta. Walking distance to, ah. Kala nyo. Napakalayo ng aming pupuntahan. Ayaw mag-taxi. Wala, hindi kami magta-taxi. Alam nyo guys, napanood nyo yung viral sa ano sa Facebook na yung si Yamazaki, may asawang Hapon ba yon? Hindi ko pinanood ng buo yung ano yung istorya. Pero nakita ko yung ano niya doon, parang tanga lang. Babato-bato ang gaga niya, no? Ayoko magsalita kasi nakakainis. Nakakairita panoorin yung mga ganun. Ayan, pasok na tayo sa Family Mart. Ito yung aming ano second house. Magkakapilang kami dito eh. Ito yung convenience store na. Kailangan din lang panuto ka na sa kanya. Ha? Magpaluto na tayo. Magpaluto ka na para malakas. Sabihin natin, ito yung pinabibili ng anak ko eh, Family Chicken. Hachiko. Si Mas eh, ito, Family Chicken Hachiko ni guys, si Mas. Family Chicken Hachiko. Huh? Mm-hmm, 129. Eh, 今から揚げるんですけど。あ、大丈夫。こっちでちょっとコーヒー飲みます。はい、1400円。Ayan guys, hindi ako masyado nakapag-vlog doon sa Family Mart kasi nasita ako nung bantay supervisor yata nila. Syempre kasi kinukuhanan ko yung chicken nila, kukunti ang laman. Pag nakita yun ng may-ari na kukunti ang laman, mapapagalitan sila. Kaya yun, habang hawak ko tong aking cellphone, yung aking na parang alam nila nagbablog, kilos sila ng kilos. Ganun talaga pag walang amo, pahinga-hinga din. Oh, ang isa parang naghawa kayo ng walis ah. Ay, yung isa nagmap na. Yung isa nagmap na. Oo, kita mo. Oo, kasi nakita niya, sinisilip-silip nila yung ano ko, yung cellphone ko, kung nagbablog ba ako o hindi. O, di kumilos sila lahat. Busy-busy sila. Ako yung binabantayan nila doon sa loob, umiinom lang ako ng kape. Eh, syempre, ganun talaga pag walang amo, pahinga-hinga din. Pag nandyan yung amo or kaya may tumitingin, kilos-kilos din pag may time. That's life. Ganyan tayo mga empleyado eh. So, hindi naman lahat. May masisipag din naman kahit wala yung amo. Kilos naman. So, ayan, nakabili na kami ng chicken ni AG. Iyan na yung kanyang hapunan. 8 pieces family chicken. Kasi dito guys, hindi uso dito yung ano, yung parang Jollibee style na yung may ano ba yun, yung chicken, yung joy, drumstick, yung may mga buto-buto. Dito sa Japan hindi, wala na yung mga buto, kaya hindi na siya masarap. Masarap parang neto. Parang hindi, walang trail kainin kasi walang buto-buto. Ako pa naman mahilig ako sa buto kainin. Ayan, ihatid muna namin dito sa bahay. Lalabas ulit kami. Ay, ito, buksan mo. Yan, bubuksan niya na yung kanyang condominium. She lived there. Pag nag-asawa ka na, Dai, dyan dito ka na sa kabila, oh. Ayan, iabot mo na lang, sabihin mo, punta lang tayo sa ano, bili ng tinapay. G, tulog na lang siguro to. Hindi, bukas yan. Nga guys, i-continue ko na yung kwento. Kasi dito, kahit sa McDonald's ka kumain dito, walang chicken dito na ano, yung mga drumstick, yung mga breast, yung mga ano bang tawag pa doon, mga wings, wala chicken yan dito. Oo. So, kaya minsan namimiss ko talaga yung pagkain din dyan sa Pilipinas kasi. Oo, lalo na yung paanong manok. Paanong manok, namimiss ko talaga. Eh dito kasi, ano eh, wala na mga buto. Ano, meron naman siya sa KFC, kaso nga lang, ang KFC hindi naman siya masyado talaga mabili. Mabili dito pag Christmas, New Year, ayan, isang buong mga chicken. O, kasi sa Makda wala din chicken, di ba? Wala talaga. Ayan, kailangan natin mag 3 AM challenge. Gusto mo mag 3 AM challenge? Nakakatakot dito guys, mag 3 AM challenge, kasi nga, di ba, ano,
Alam nyo naman at alam nyo ang kwento na ang Japan is marami talagang mga multo dito. So ngayon kung mag 3 AM challenge kami, kailangan namin pumunta dito sa parang simbahan nila, yung Jinja, yung mga simba-simbahan nila. Ay nakakatakot guys. Kasi ano, malay mo, marami mga ligaw na kaluluwa dito. Alam mo naman ang Japan, di ba? Kaya parang ano, gusto kong subukan pero natatakot ako kasi baka sumama eh. Oh, di ba? Nakakatakot. Saka ayoko ng challenge na yan. Uy, gawin na ibang challenge kung may mga multo dito. Kaya nga, nakakatakot. Takot ako sa multo. Meron dyan sa park. Kaso lang basta. Kasi dati parang nangyari na sa akin yan. Na, basta, parang weird. Nung pinatingnan yung picture ko sa pinakang pare ng simbahan nila, sa Jinja. Ayun nga, nakita nila na may nakapatong. Parang may kasama ako. Nakikita, iba yung mukha sa picture, hindi ako. So, ano, natakot yung pinakang ano nila, pinakang leader. Dinasalan nila yun at sinunog nila yung picture ko kaya. Natakot din yung ano, ha, sabi niya, hindi siya yan, sunugin mo kaagad dyan. Kasi yung time na yun na nangyari sa akin, hindi ako makatulog. Nananaginip ako ng, alam mo yon yung parang hinihila ako sa ilalim ng balon, parang impyerno, parang ganon. Basta weird talaga. Kaya ano, umiinom ako noon ng sleeping pills para lang makatulog. Ito ba yun? Ha? Drugstore yan? Pakita ko. Kompleto na yan. Yung drugstore kasi dito, kompleto yan eh. Meron din sila yung mga paninda. May, hindi lang gamot ang paninda nila dyan, kundi may mga itlog. Ay, ganun? Oo, may itlog sila dyan. May konting grocery sila dyan na tinda. Kaya malalaki ang bilihan ng gamot. Medyo mas mura dyan bumili kaysa dun sa mga supermarket, sa malls, ng mga gamot. Kasi dyan medyo mura siya, doon mahal. Ano pangalan ng store na yan? Hirap basa, hindi mamabasa yan? Oo, kanji kasi eh. Hindi mo rin mabasa. Ayan o, may mga tinapay din. Kita mo, may ano, may alak silang paninda, may nakalagay dyan alak pan, tamago egg, yan. So meron silang parang ano din, hindi lang siya puro gamot talaga. So sa Japan, kung may visa ka lang, marami kang mapapasukan trabaho kahit na ano. So, dahil kami nga, ng anak ko, kauuwi lang namin dito sa Japan. So, kapapasok niya lang sa school, so kailangan ko siyang i-support muna sa kanyang school. Kasi madalas tinatawag kami ng school principal, school advisors. Doon sa mga requirements niya para sa susunod na senior high. Daming hinahanap ba naman pa isa-isa? Minsan nakakainis na rin eh. Pati yung ano, passport ko hinanap. Iba kasi sa kanila dito pagdating sa ano eh. Lilipat na naman ang school. Since hindi siya pumasok dito before talaga. Ang lamig, uy. Yung aking kasama, wala man sabi. Ikaw nga magdaldal dyan, no? Magkwento ka naman ng experience mo dito sa Japan. Ano naman ang masasabi ko dito? Ngayon lang, pangalawang punta ko pa lang naman dito. Wala akong kwento sa Japan. Isa lang masasabi ko, malamig. 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 Nanginginig lahat ng katawan niya, pati puwet niya. Pati puwet. Pati puwet. Pati puwet niya. Gumagalaw-galaw na sa lamig. May kembot-kembot. Tagos hanggang puto lamig. Ang gusto ko talaga may experience dito talaga guys is yung ano, yung snow. Yun ang gusto ko makita. Snow dito by ano pa, by February. February. Mga January, February, ganyan. Oh, yun ang gusto kong tapos makita. Tapos April is sakura. Sakura, cherry blossoms. Ayan. At saka shout out nga pala dun sa ano. Shout out dun sa mga bashers ko. Wow, may bashers na ako. Dinidelete ko kaya yung kanilang ano.
alam mo, ganun talaga guys, pag vlogger ka, pag ano ka, expose ka sa media. So, merong may gusto ng video mo, meron ding hindi. So, sana yan lang. Eh, pakialam ko sana lang, mag-buzzer kayo dyan. May bus-bush. Ibig sabihin, pag may basher. Uy, nakakatulong yung basher, ha? Sikat ka. Oo, nakakatulong yung basher. Akala mo ba mag-bush-bush kayo dyan? Kaya ako pag nag-vlog ako, mas gusto ko yung basher. Wag na yung ano. Wag nang nice comment. Nice, good, comment. Very mga good. Mga basher na lang. Dyan nga sumikat yung mga, ano yung mga sikat na mga vlogger dyan sa bashers na yan. Pero alam mo guys, yung mga sobrang sikat na mga vlogger, kilala nyo na yun siguro kasi may mga ano sila, may mga porn na nakikita sa yung nababalita natin ay si ganito may viral issue.